May nasabi dun si Applying Breaks kanina dun sa Mayara at Bayna. Naisip ko lang, inumpisan ko kasi, alam mo ba, parang tipo na dumating tayo sa Bayna, lahat ng mga crossline, lahat mapapalingon, lahat tatabi. Pero ano, nakakalat sila. Pag dumarating ang hits, lahat sila mismo tatabi. Ground. Napanad mo yung Meteor Garden? Yes! Yung F4. Yes! Dumarating si Daumise, si Asi, si ano, si Daumise, si Washley, si Zimen, at saka si Misa? Doraemon! Si ano, si... Hindi, lalaki. Si Vanes. Di ba kapag lumalakad sila, lahat ng mga nandun sa eskwelahan, napapatigil. Yes! Ang ginagawa, lumagpas sila, pero dumabali pa yung leg, tumitingin pa rin sa kanila. Tama! Hindi naman sa pag-aano, gusto ko, imagine mo ha, suot-suot mo yung jacket ng hits. Yun! Boom! Grabe! Tapos lalakad tayo, darating tayo doon sa opisina. Lahat mapapalingon. Tama! Patabi sila, may daladala kang durian. Magkano yan? Ang sabi ka, Sheer? Pag makasagi. Ilan magkano sa GC? What do I mean? Ganun yung parang piniisip ko na kapag nasuot-suot mo na yung, suot-suot na natin yung sa may, actually yung hits jacket po, hindi siya basa-basa pwede makuha syempre kasi para sa mga makakatap lang talaga na requirements. Pero lahat yun, pwede naman kayo makakuha. Kasi ang hits t-shirt kasi, kahit sino pwede makakuha. Pero yung jacket kasi iba. What do I mean? Kasi pagka nakita ka na yung nasuot-suot mo, kunwari darating tayo doon, iba. Iba talaga yung pari. Gusto kayo parang katulad sa may F4 na ganun darating. Sinabi mo ni Applied Breaks, alam mo yung pag merong, sorry for this word, pag meron mismong taong mag bubuli sa'yo o mang gagago sa'yo, sorry for this word, bibigyan ka red card. Bibigyan mo ng red card, pero hindi ikaw yung mangyayari. Ang mangyayari, yung mga kapwa at yung mga taguuna, bubulihin siya. darating sa inyo, bibigyan mo na red card. Pero di mo tayo ganun, iniisip ko lang. Pero imagine mo lang, diba? Iniisip ko nga lang kasi, yung grupo kasi natin, they're next level na kasi. Iniisip ko kasi. Kumaga inaakit na kasi, SBMM. Hindi na daw yung F4 dito ako. Hindi, walang F4. Wala. Dalawang pa ulang. Si Sanchez! Ito si Sanchez. Level up! Sunshine, level up! Times to Sunshine! Grabe ka, labas ka na first card. Parang Sunshine! Ang yari! Sunshine! Malaking kalokohan. Tapos meron si Raul nung haharap. Gusto mo karoon ng red card? Grabe ka talaga. Tagalog. Guys, game view na. So, syempre, tayo. Medyo hindi man nakikita. Siguro, tingin na laki dito, So, una ko is developer skills, syempre. Pangalawa is duplication. Sino to? Nilibing, ah. Siyempre, they duplicate themselves. Next slide. Ang third topic po natin, knowledge. So, sinabi ko na rin siya kanina, di ba? Knowledge is accumulation of all learnings and then data na naaral mo since nung nag-start ka sa network. Yun yung tawag na knowledge. Knowledge na paano ka mag-present, mag-A, mag-ABC rule, mag-open mind, mag-close, maglata ng multiple account, fast and furious man yan. Ang tawag na yun is knowledge. So, sa madaling salita, di ba mapapansin mo, maraming matatagal mag-close. 1 hour na, 2 hours na, 3 hours na, kausap niyo yung prospect na, tinatapsa na, hindi pa ma-close. Ang tawag doon, na-reach pa lang yan. Kaya minsan, may downline ka na sasabihin mo, ito mo, ipain mo ganun, ipataps mo. Grabe ka na. May naalala ka Di ba dati,
dati binibiro-biro nyo, o huwag tayo lumayo. Binibiro-biro mo si Jane. Ah, sino ba yun? Yung downline ni James? Si Irene. Si Irene, na sinasabi mo pag gusto mo patapos ng downline, pakausap mo sa kanya. Kakausap mo isang oras, dalawang oras. Kumbaga sa Madenseta, ang meron doon, knowledge. Ngayon, syempre, hindi lang naman knowledge ang mag-build natin sa uno, sa hits eh. Wisdom. And then this is what I want na maduplicate ko sa inyo. Ang tawag po is wisdom. Kumbaga, na co-concise, na sa summary na lahat. Para mas madali mo nagagawa ang isang bagay. And then, one of the wisdom is, one word is enough for a wise man. Yung bawat mga sinasabi, yung, hindi naman sa sinasabi ko, yung bawat nakikita mo, na pinopost ko sa Snapseed, ang tawag doon is wisdom. Diba, sa may Bible, may verse. sa MMDE, may nakalagay, diba, sa isang rato lang. Bawal tumawid, nakamamatay. Ganun. Slogan yun. Kumbaga sa madaling sayita, sa atin naman, i-wisdom naman. Guys, hindi madaling makuha ang wisdom, ha? May wisdom tooth ka, pero ang wisdom na pangkaranungan, hindi siya madaling makuha. Makukuha mo lang siya sa mga taong meron yan. Ang tawag po doon, meron silang sense of humor. Pakisabi nga, sense of humor. Sense of humor. O siya. Hindi lahat ng mga tao may sense of humor. Kaya kung mapapansin mo, bakit may kaibigan ka na puro kwela lang ang alam? Puro lokohan, puro mga biro. Di ba may ganun ka kaibigan? Yes. May kaibigan ka naman na puro drama ang buhay. Alam mo na pala po yung cardo. May kaibigan ka naman na puro... Basta iba-iba yung ano sa madaling seta. Tama, mali? Tama. Pero alam ko may kaibigan ka na mayroong sense of humor, kuha na mo lang siya ng wisdom. I'm not saying na ako. Pero pag nakakausap mo yung mga grand upline, yung mga grand leaders, kuhanan mo sila ng wisdom. May matutunan ka sa kanila. Pero paano mo matututunan? Magtanong ka. Sabihin mo nga, magtanong ka. Magtanong ka. Kasi kapag hindi ka magtatanong, wala kang matututunan ng wisdom. Kaya nga, di ba, nung nakaraan, nagtanong ko kay upline, ano, upline Anbacho, kay upline Tere Hirona, kay upline Ray Kirasostomo, kay upline Warren. Mamaya, mapagtatanungan natin yun. Kumaga, kuhanan natin ng wisdom. Ibig sabihin, sila yung mga taong may nagagawang resulta, why not alamin natin kung ano yung meron sa kanila. Tama, mali? Tama. Again, oo, inaral mo sa eskwelahan maging magaling. Bawal ang mga opya. Pero please, sa networking, galingan mong mangopya. Kasi pag ito, naging magaling kang mangopya, alam mo bang yung kinikita nila, kikitain mo din. Oo, galaw, kumpas ng kamay, paano magsalita, paano magbagsa, paano mag-joke sa unahan, paano mag-isip, paano gumalaw, kopyahin mo lahat. Siyempre, alamin mo na yung pang, alamin mo na yung maganda. Itapon mo na yung pangin. Gets ba? Yes! So, ang tawag dun, wisdom, ha? So, hindi ko siya elaborate, alam mo na yan. Next is, pakibasa. Troubleshooter. Ganito siya. Troubleshooter, it means, may napansin ka ba ito? Basahin ka na muna dito. Solution mindset. For every time situation, you should learn to understand and then give solution. Like what I said, train your mind to see good things in every situation. Parang ganito, may downline ka, binabatuhan ka ng problema. Anong gagawin mo? Babatuhan mo sa problema? Ang ibabato mo, solution na. What if may downline ka? Ah, bakit ganito? IOU na IOU. Ang sasabihin mo, oo nga, IOU na IOU. Alam mo na nga na kung bakit may IOU because of yung produkto, nauubos ka agad, hindi pa hinihintay pa yung delivery. Ang sasabihin mo na sa kanya dapat, always positive lang. Okay lang yun. Ibig sabihin, nauubos yung produkto, malakas tayo bumenta. Tama. Just give them a positive feedback. Huwag puro negative. Tama, mali. Kasi imagine mo, kung may downline ka, ganun mag-isip, tapos sinabi mo negative pa, mas lalo siya ng negative. Just give them a positive feedback, tapos give them a solution. Yes ba? Yes! So maraming problema. So kailangan mo lang din talaga siya na batuhan ng solution. So, anyway, kapag ang downline mo, binabatuhan ka ng problema, magpasalamat ka kasi may downline ka. Yung iba nga, wala kang downline eh. Tama. Oo nga. Kasi may iba, ang dami problema yung downline ko. Tangi lang yun, araw-araw na lang upline, may downline ko, may problema. Just be thankful. Kasi bakit? Kung yung iba nga, wala kang pinoproblema eh.
Wala kasing down line. Wala kasing down line. Buti nga ikaw, kahit pa paano, may down line ka eh. Tama, mali. Again, kahit ang down line mo yung isa, as long as, ano yan, nag-a-activity yan, at the same time naman, ano yung pagkain mo ha? Sa may taas ha? Ah, doon na. As long as ang andyan siya, as long as na mismo, tawag dito, pumupunta siya, just give time to her or him para mismo turuan mo siya. Kung meron siya binabatong problema, lagi mo na iisipin, hindi madali magpalaki na anak. Sa umpisa, talagang kailangan mo na muna siyang pagpansyahan, kailangan mo siyang turuan, just try to understand yung mga bagay na ginagawa niya. Kasi alam mo kung bakit. Bakit? Alam mo kung bakit. Bakit? Diba ganun ka rin naman dati? Yes. Makulit ka nga eh. Tanong ka nga ng tanong eh. Alam mo yun, inutos na sa'yo, ito gagawin mo. Ano yun? Inulit na ulit. After ilang minuto, ano ulit yung utos mo, up? Tama, mali. Tama. One word is enough for a wise man. May diferensya na yun. Oo, di ba? Ito madaling salita. Pagpasensyahan mo na lang, alam ko ang downline mo bago pa lang. Ganun talaga. So, just learn how to palakarin sila. Ang bata, oo, hindi sila kinarga habang buhay. Pero just give time to teach them in 2 months. Turuan mo na siya. Para at least, kahit paano. So, alam niya na kung nagagawin after 2 months. Bitawan mo siya, hayaan mo siya, para alam niya, alam niya, yung tinuro mo sa kanya, kailangan niya ng gamitin. Imagine, kung hindi mo siya gagawin, okay lang mo siya gagawin. Kung sino gagawa, sino gagawa. Kung hindi ngayon, kailan. Tama, mali. Tama. And then, sabi ko nga, troubleshooter yun. Ibig sabihin, bilang upline, para ka ritong solving problem ba tawag doon? Problem solver. So, sa madaling salita, imagine mo ito ha, hindi lahat ng mga distributor ganyan ang pag-iisip. Ang leader lang ganyan mag-iisip. Ang iniisip niya, laging solution lang. So, sabi mo nga sa katayong sa'yo mo, huy, maging problem solver ka. Diba? Kasi ganito siya, guys, imagine mo no, pag naresolbahan mo yung problema ng downline mo, ang next na pag nagbato yan sa'yo, alam mo na, kapag same pa rin ang problema, alam mo na kung ano gagawin. Tama, mali. Tama. O pag may mabigat naman binato sa yung problema, at least alam mo na sa susunod, paano mo siya ulit lalagpasan, bibigyan ng solusyon. Kasi doon ka kasi matututo. At never na never mo sanang gagawin na alam mo yun, kaya mo na siyang solusyonan. Ang gagawin mo, iaakit mo pa sa may taas. Mali yun. Parang ganito, number one, example, may ikaw leader ka. May kako-upline ka o kako-leader ka. Diba dapat ang co-leader mo may number ka? Tama, mali. Hindi naman sa dahil ko may ano ko sa kanya, kailangan ka sa kanya. Pero dapat may number ka na crossline mo. Alam mo kung bakit? Para pag may kailangan ka sa kanya sabihin, huwag ka nang didirekta sa upline mo. Direkta na ka, doon na kagad sa tao kailangan mo. Wasting time pa yung magtanong ka pa. Eh paano kung may kausap ako? Mamaya ako pa nabigay yung number. O paano na? Eh didelay ka na. Tama, mali. Eh why not? Gawa ka ng solusyon. Punta ka sa Facebook, sa group chat. Yung kako-leaders mo, naka-online, i-chat mo na direkta, eh dinakausap mo kagad. Tapos ang problema mo. Tama ba? Tama. So just learn how to concise every project. Bilisan mo. Don't delay. Ako minsan naisip na, minsan nagagalit na ako sa mga taong COD because of delay. Kaya sabi ko nga eh, mahalaga ang oras. Kung pwedeng tapusin ka agad siya, sa loob na isang oras, tapusin ka agad siya para you have time para makapaglalas sa susunod na oras pa. Tama, mali. Tama. So anyway, let's proceed. Event organizer. Event organizer. So, ito siya. Hindi yan madali. Tama, mali. Parang ganito. Ang mag-event ng isang HLT project, hindi siya madali. Alam mo kung bakit? Bakit? Dahil ako ang mga kausap mo, mga matatanda pa sa'yo. Or iba't iba mga nanay na pinagmulan, o iba't ibang mga tao kung saan lumaki. Hindi siya madali. Kaya nga tayo may issue. Kaya dito pa lang, sinasanay na kita, binibigyan na kita ng task, ito gagawin mo, just be proud. Kasi bakit? Pagka ikaw, nagkaroon ka ng ganito, alam mo na kung ano yung gagawin. May taong treasurer, may taong taga-bili ng pagkain, may taong taga-video, may taong taga-attendance, may committee para sa may pagkain. Bakit mo siya pinapagawa? Hindi kasi pwedeng ako lang lagi.
Tama mali. Tama. Kasi kung ako lang yung magaling, eh paano ka tama duduplicate? Hindi kita empleyado. Pero gusto ko, gawin mo yung ginagawa ko. And that's what I want to duplicate myself. Na hindi kasi nakikita ng iba. Kung ako, event organizer ako, imagine mo. Leader na, event organizer pa, speaker pa, wako pa. You know? Kaya nasabi ko nga, pagka yung mga lalaki naging ganito, ang tawag sa'yo, pangarap. Pag daw pangit, pangarap pa rin. Pangarap pa rin yun, pangarap pa rin. Marami tayo. So sa madaling salita, guys, imagine mo ha. Guys, listen. Hindi lahat kaya ng mga leader marunong mag-organize. Yes. Isa sa mga na-cope up ko na knowledge, na wisdom kay Apply Mark Molina, organizer yun. Pag binigyan ka niya ng task, gawin mo. Pag hindi mo ginawa, okay lang. Next lang siya. Ibibigay niya yung task na binigay sa'yo sa ibang tao, pero yun nga lang, wala na siyang tiwala sa'yo. Hindi kanya bibigyan ng task pa ulit. Hindi na. Never na. So, sayang. If, ganito attitude mo ha, di ba ang boss mo, pag binigyan ka ng task, ng project, o ng activity, sa employment, di ba ginagawa mo? Yes. Di ba ginagalingan mo? Yes. Kasi gusto mo ma-promote. Gusto mo mapansin. Gusto mo mismo tumaas yung sahod mo. Tama, mali. Ganun din sa network. Just accept, I'm not your boss, but I'm your upline. Pag binigyan kita ng task, hindi yun utos na pang sarili lang. Again, hindi kita paglalabahin ng damit ko. No. Alam ko naman yung limitation ko. Pero kung ano yung bibigay ko sa yung task, ito'y para sa buong grupo. Katulad nung ginawa ka nila upline, ano? Nila upline, sabi ko nga, ni upline Renerio, tsaka upline Benjo, bumili sila doon. Alam mo, bang nag-sacrifice sila ng ilang minuto para makabili doon. Pero parin sa buong grupo, not mine. Kasi kung ako parin ang gagawin ko yun, eh paano ko tama, paano ko tama doon duplicate? Tama, mali. Tama. Yung ginagawa ni team, hindi yan para sa akin lang. Para din yan sa inyo. Kaya binibigyan ko talaga ng task yung bawat isa. If ikaw, hindi pa kita nabibigyan ng task ngayon, isa lang ibig sabihin. So kung magsama din sa kita, i-ready pa lang kita sa susunod bibigay kong task para sa'yo. Gets mo? Yes. And then, gawin mong training ground ang hits. Para pag lumikha ka ng malaking grupo, alam mo na kung ano gagawin. Tama mali? Tama. Ang tawag dun, event organizer. Event organizer, syempre sa may ano, kung magsama din sa kita, just learn new things, try new things. Para ganito ah. Pag, especially sa may nag-network, para maiwasan mo yung burnout, try new things. Example, kung dati hindi ka kumakain sa restaurant, kumain ka sa restaurant. What do I mean? Imagine ba ito ah? Kung dati hindi ka kumakain. Ibang restaurant. Hindi siya yung panggalaw. Panggalaw na lang. Kasi ako sa Jollibee. New things. Pwede ka naman kumain ng Jollibee. Jollibee Singapore. Medyo angat na ng konti. Pero magkaiba yung lasa. Mas masarap pa rin yung Pilipinas. Iba na kasi yung formulation nila. Although franchise nila, pero iba formulation nila. Depende kasi pa rin yun. Oo. Kung magkasama din sila, parang yan to ha. Nung sumakay po ako ng aeroplano, nakita ko yung economy sa business class. Sa economy, ibig sabihin pang masa, kapag binaba mo yung bintana, sasawayin ka ng stewardess, pakitaas po. Doon, pag umislan ka sa economy, pababalikin ka, sasaway ka yung stewardess, pakibalik po. Doon, pag binaba mo yun na dito mo, yung parang lagayan ata na, iba nakaganon yan, ito nakaupo ako. Sa kabilang upuan, pwede mo siyang iganon. Pag nakaganon yan, papagaganon sa'yo. What do I mean? Iba ang treatment sa economy sa business class. Ang business class, kahit nakababa yun, hindi ka nila sasawayin. Kahit naka-slant ka, hindi ka nila sasawayin. Kahit nakababay nga ito mo, hindi ka nila sasawayin. Alam mo kung bakit? Iba yung treatment sa business class. Hindi ka nila sasawayin. Baka sila papagalitan mo. Bakit mo ko sinasawa? Ganun siya. Kaya sabi ko nga eh, try something new. Para hindi ka ma-burn out. Like what I said, di ba? Nagka-travel na tayo dati pa. Dati, stress tayo pa nito travel eh. Bakit? Magdala ka ng kandila. Magdala ka ng kandila. Magdala ka ng timba. Magdala ka ng kaldero. Magdala ka ng sandok. Magdala ka ng ganito. Di ba nakaasa? Eh, sakit kaya sa ulo. Bibili pa tayo pala ng ano, no? Nagtutulak pa ng jeep. Tulak, tulak! Alam mo yan! Mamalaya kita tayo. Oo
Oo. Alam mo yun. Nag-level up na tayo. Kaya nasabi ko nga, ang tawag doon is knowledge. Tapos, ito na wisdom na kasi. Sa madaling salita, o diba, sa lahat ng naging bakasyon natin. Kasi alam mo, natatandaan ko dati, nag-start kami Linden Suites ata, o kaya dun sa May Lancaster. After nun, nag-Batangas. After nun, Lipa, Batangas, Tagaytay, Sambales, Pangasinan, Pagudpod, ano pa? Baguio. Anawangin Island, ano yun, anybody remember? Tapos sa Baguio, pangsyam na ata, no? Pangsyam or pangsampu na ata ngayon yung ano, yung El Nido. Nag-antipolo pa nga. Antipolo pa. Oh, antipolo pa. Balay ni Isay. Bosay, balay ni Isay. Alam mo yun, nagbibit-bit ka kaldero, timba, sandro. Pinapagulong na lang yung kaldero. Si JM. Si JM, mas malaki pa yung kawali kay JM eh. Ninja Turtle eh. Joke time. Oh, biro kay Jen, biro. Captain America. Ay, JM. Oo, joke time. Kasi guys, iniisip ko, na, alam mo yun, magbabakasyon tayo, instead of marelax tayo, sa sakit pa ulo natin. Sa nawangin ako, hilo yung kanin. Sinisi yung tagaluto. Gagod lang. Napagod po, napagod lang. Napagod po, napagod lang tayo. Napagod na. Pudpud na kayo pa eh, pudpud pa. Pero, guys, listen natin. Sa lahat ng naging ano natin, sa lahat ng naging bakasyon natin, yung Baguio ang medyo relax ako. Tama. Moment. Wala iniisip. Oo, meron pa rin doon binagas ng mga lunch, dinner. Pero given na rin naman yun, syempre. Kasi dadala ng kandero. Oo, kumaga nag-improve na tayo. And then, yun din ang gagawin natin sa ending. Yung toothpaste na natin, hindi na-relax sa page. Yung toothpaste tsaka page care, hindi na-relax. Nice to know yung ari. Yung may ari. Pero alam mo lang. Pero basta sa susunod, wag na lang natin iuwi. Isalin na lang, isalin. Isalin mo na lang. Umusin mo na. Tapos, lagyan mo na lang tubig para sa pag-alagay. Kasi eto guys, hindi na natin yung sabihin kung sino pa yung nag-uwi. Pero hayaan mo na yun. Just forget about the past. Your past will never define who you are. Yes! So, just move on. Just move on. Move on kaya, no? Kaya sabi mo na. Move on na tayo. Paamin na yung kumuha. Then, balik na yun din. Kaya sabi ko nga, di ba gusto mo yung downlay mo, ma-prolong yung excitement level. Tama, mali. Yes! Just learn how to create event. Tama. Just learn how to create event or promo. Just learn. Dati, di ba, papapromo tayo pag may pay-in ka, may t-shirt ka. O may pay-in ka, may 300 pesos ka. May pay-in ka rin, may lima na yung sanigo, meron ka ano. That's my way to prolong the excitement level. Pero not necessarily, nagagawin ko siya on entire out of our network. No. Kasi bakit? It's your turn. Okay. Tama. It's your turn. Kasi sabi ko nga hindi man ako... Sabi ko sa madaling salita, huwag kang magayala. Pag saktong 1,000,000 ako sa loob na isang buwan, yung 100,000 doon, uubusin ko sa inyo. Encode na kaya. So wala pa ako 1,000,000. Uy, kailangan ka na. Encode na. Red na. Oo, diba? Kaya sabi ko nga, I am grinding. Even kahit kumikita na ako ng ganito, I always grinding. Pero I just... learn how to duplicate my down in person. Anyway, so event organizer, imagine mo, restaurant, mag-upgrade ka. Kung dati fast food chain, mag-upgrade ka ng restaurant. Kung dati nag-training tayo o nag-meeting tayo sa McDo, sa Jollibee, sa Chowky, naiinitan tayo. Ngayon, hindi mo naman, di ba? Naka-hotel tayo. May aircon, ikaw na lang nilalamig. Kasi naman yung palagi tayo pinapaalis, tapos walang aircon pinapatayan. Ayoko nang ganun na. Once a month lang naman ang HLTA. Diba? Diba gusto mo yung downline mo tuloy at maprolong yung ano yung excitement level? Yes! Prolong, ibig sabihin mapahaba mo yung ano, excitement level niya, mamotivate mo siya, ipatry mo sa kanya mga something new. Like kotse, kung wala pa siyang kotse, patry mo sa kanya magkaroon ng kotse. And then, lugar, kung hindi pa siya nakakapunta sa ganitong lugar, ipatry mo makapunta siya sa ganitong lugar. And then, lalaki mindset niya. Makikita niya ganda ng mundo. Income, kung dati kumikita siya tamang 50,000 lang, try mo siyang pakitain, tulungan mo siya ng 100,000. Ewan ko lang kung mag-quit pa yan. O
kotse, lugar, income, tapos yung masayang network, environment pa. Ewan ko lang kung mag-group pa yan. Ewan ko lang. Kaya sabi ko nga, just try something new. Okay ba yan? Yes! And then, yung sabi ko nga, kung dati hindi ka pa nakapunta ng Wensha, magpunta ka Wensha. Hapunta yung Wensha natin. The bench! Niskam mo na yung Wensha. Pwede gano'n ah. Tapos ito guys, ito listen. Ito totoo to ah. Yung tao dito sa loob ng kwarto, hindi pa lahat nakakasakay ng aeroplano. Yes. I just want you to try to ride an airplane. Kaya nga mag-i-help nito tayo. Yes. Bus lang eh. 1, 2, 3 pa. Uy, hindi ka pala ako 1, 2, 3. Pa'y nato. 1, 2, 3. Guys. Aeroplano pwede mag-1, 2, 3. Ako lang. Aeroplano pwede mag-1, 2, 3. Ray mo. Mahigpit na ilang lang yun. Mahigpit, mahigpit. Hindi, sasabi sa pakpak ng aeroplano. Hindi, promise. Guys, kung gusto mo na ano, kung gusto mo na high security level, airport. Hmm. Kung gusto mo ng high security level, airport. Libre wifi. Libre wifi. Kahit nga dito, oo, pero sa Malaysia, lalo sa ibang bansa. Oo, kasi hindi ka talaga pwede mag 1, 2, 3 dun. Hindi pwede. I-baggage yan, i-baggage. Pasok ka sa Malaysia. Alam mo yung ilalagay ka pala sa ganun, kung bakit may tao sa may loob na ano mo. O, teka. O, ito, may tao sa loob to. Hindi pwede kasi yung baggage kasi ini-inspect eh. Alam mo ba, akala ko nung nakapunta kami ng Hong Kong, hindi ako pala sakay ng aeroplano. Alam mo kung bakit? Bakit? Alam mo kung bakit? Bakit? Yung bag ko na maliit na sling bag, andun yung binili ko sa Baguio na souvenir na kutsilyo. Ayaw, maliit. Inarang ako, sir, wait lang. Nagsuot ng gloves. Recording yan, baka may bala ako dyan, wala namang bala dyan ha. So, chinek up. Sir, may nakita ka sa kasi yung matalim na bagay ko, chili. So, tinignan ko, ano? Ah, okay, ito. Hindi na iwan. Oo, iniwan ko lang. Kasi naman, di pa ako makalis. Sabi na nga lang niya, buti na lang daw, sa Philippines daw siya, nakita. Eh, paano kung nasa abroad na? Souvenir ko lang yan. Binili ko lang yan kanina. Pasakay mo na. Hindi ka naman gagalawin eh. Pag pinatanggal mo, gagamitin ko to sa'yo. Talo, hindi ka pinasakay ng aeroplano. No? Anyway, so bawal na 1, 2, 3. So tapos ano, try mo rin nakapunta ng abroad. Huwag lang gawin. Huwag lang gawin. Huwag lang experience. Tapos guys, try nyo rin makapunta ng abroad para hindi lang buong Pilipinas. Abroad din. Kaya nga, we want to try to go to Hong Kong and then Macau eh. Diba, hits going to Hong Kong. Yes. Hits goes to Macau. Hits goes to Zimbabwe. Diba? Dito ka lang doon. Diba? Pero pag yung pinupuntahan ng uno, goes to Zimbabwe. Paris naging Paris. Paris naging Paris. Guys. Ha? Oo. Guys, ganito ha. Kailangan mo itong maano, kailangan mo itong ma-insert sa isip mo. Baka isipin mo, puro naman yung mga ganyan. Guys, hindi po kami puro libang. May oras po kami humataw. May oras po kami mag-duplicate. May oras po kami mag-invite. May oras po kami magpa-pay-in. May oras po kami sa lahat ng bagay. Kung bakit naman po namin siya ini-schedule, kasi ito po yung, ano yun? Parang reward namin sa sarili namin after namin magpakapagod, magpakapuyat, magpakagutom. Siyempre, kailangan din naman namin i-energize ulit yung sarili namin para ma-motivate kami ulit. Tama. So, don't misunderstand. Okay ba yun? Yes! And then, car, siyempre, kung wala ka pang kotse, kailangan mo na mag-kotse. And then, income, lakihan mo na. Your network will die if you have no events. Again, your network will die if you have no events to your group or pakulo. Kailangan mo talaga yan. At bibigyan kita idea,
Di ba sinabi ko nga pupunta tayo ng Naomi Resort, susunod na yun ah. Pupunta rin tayo sa Subic, magyayate po tayo. Ay, grabe. Together with jet ski. So, naka-plotted na siya. Kasi tatapusin muna natin yung El Nido. Yung jet ski na, yung, yung, yung. Tapos punta ka na Marawi. Dino na ka na bye-bye. Ako, promise, hindi pa ako nakakasakay ng yate. Hindi pa ako nakakasakay ng jet ski. Nakasakay ako, nakahinto. Yung banana boat lang, yung nasakyan ko. Nakaganon kami, oh. Saan ba yung nagpunta yun? Batangas, di ba? Oo, di ba? Sabi nga, di ba? Try something yung experience sa mga downline mo. Happy. Kung magasama tayo sa ita, basta ipatry mo sa kanila. Okay ba yun? Yes! Tapos, ang mindset, ganito lang siya, kailangan lagi ka lang masaya. Enjoy mo lang lahat ng nangyayari sa may network mo. Happy sa ginagawa mo, learn to control your emotions. Parang ganito, pag meron kang downline na mainitin ang ulo, turuan mo siya na mismo maging masaya. Kasi hindi pwede na dali ng init ang ulo. Tama mali. Ben Ria, pasuyo nga. Kasi baka mag-chat sa akin si, ano, si Judeline Castillo. Oh, syempre. Pabigyan na lang po ako sa kanya. Baka mag-chat si Jude. Ikaw na sumundo, ha? Ano yan? 8 PM. Siyempre yung Jude. Guys, listen. Mindset, maging masaya sa ginagawa. Learn to control your emotions. Tapos, kapag mag-chain ka na. Kapag ganito, guys, kapag hindi mo talaga mapigilan na magalit, ganito gawin mo. Gusto mo ng tip? Yes! Sino nakakaalam ng saging? Si Benjor. Yung brown. Guys, eto yan. On a science idea, kapag malungkot ka, kumain ka ng saging. Alam mo kung bakit? Bakit? Alam mo kung bakit? Bakit? Ang saging may potassium. Tama. Yung potassium, meron siyang tinatawag na serotonin. Cause para ka maging happy ulit. Kaya pala lagi happy si Benjor. Kaya pag meron kang cross line or down line na laging magagalatin o kaya naman mismo yung emotion niya, hindi mo control. Ito, saging. Kainin mo to. Guys, on science po yun. Totoo po siya. Kahit anong saging nga. Kahit anong saging. Kahit anong saging. Basta saging. Saging, yung kulay dilaw na. Di ba yung saging masarap yun? Ako, ito yung totoo ah. Dati, ayaw kong kumain ng saging. Kasi pag kumakain ako ng saging, ang feeling ko, natatai ako. Oo, ganoon talaga siya. Kasi, ilalabas na kasi. Brutas eh. Pero ngayon ang nalaman ko, pagka pala ikaw, yung malungkot ka, nagagalit ka, kaya nga saging. Kaya pala may, lagi may bawang saging yung cross line. Oo, gano'n. Hindi na kumakain ng kanin. Kaya ka diba sa may 7-Eleven, may mga saging na ano, mahaba. Yes. Pero huwag mo lang pagsasamain ang saging at kape. Yes. Baka kasi susuka ka nyo na. Gumanod ka sa, ano, sa may dingding ng CR. Oo, tatay ka. Kasi magkahan. Hindi yan ang sarap. Makakamatay. Guys, hindi may natutunan ka na. Ano natutunan mo ngayon? Stila. Next slide. Saging. Level up. May downline ako, bigyan ko agad saging. Oo, di ba? May ganyan na ba yun? Pag wala ka saging, sulat sa papis. Listen. Malungkot. Okay, basa. Icon status. Icon. Ito. May mga bagay kang gagawin na hindi na para sa'yo. May mga gagawin ka na para sa mga downline mo or sa tao mo na nakapagpatulad sa'yo. Basta, sa madaling sita, may mga bagay na nagagawin. Nagpala? May mga
May mga gagawin ka. Kasi sulat ko eh. Mabilisan lang kasi itong sulat, doktor. May mga bagay kang gagawin na hindi na para sa'yo. May mga bagay ka na nagagawin para sa mga downline mo or tao mo na nakatulong sa'yo. Anyway, ganito siya kasimple. Pag dumating kasi tinatawag na maturity level, hindi na pansarili kasi yung iisipin mo. Kasi imagine mo ha, parang ganito. I'm not saying na isa na ako sa icon. Pero I just want to be an icon. Ang icon ng buong industry yung tawag sa kanila, haligi. Haligi talaga. So sa madaling salita, haligi na industriya. Just accept the word industriya, MLM industry, na hindi tayo uno lang. Marami tayo. At hindi lang uno. Talagang maraming kumpanya. At alam mo ba, hindi lang tayo ang gumagawa ng maganda sa kapwa. Marami rin tao gumagawa ng maganda rin sa kapwa na nasa MLM industry. And then, just accept na tao din po ang ibang kumpanya na nakakatulong din sa iba. You don't need to join them. But because you need to copy them para i-apply mo sa network. And then sabi ko ay doon ko nakopya yung tinatawag na gusto kong maging icon at saka maging haligi ng industry. Sabi ko, pag narinig mo ang Mark Dapiton, haligi yan. Pag narinig mo ang Doc Pat, ano yan, kumaga, haligi yan. Pag narinig mo yung, sorry for this word, pag narinig mo Joseph Lim, icon yan. Narinig mo William Bago, icon yan. Herbie Chua, icon yan. Lahat ng mga networking na successful na tao, icon ang tawag sa kanila. Sabi ko, yung ginagawa nila, gusto ko. Kung ano yung nangyari sa kanila, mangyayari sa akin. Mangyayari sa akin. Sa madaling salita, kasi gusto kong maging haligi. Ayaw mo man, gagawin ko siya. Ayaw mo man, gagawin ko maging icon ng buong industry. Kasi bakit? Pag sinabi mong Warren Trinidad, wala, icon sa akin Warren. Pag sinabi mong Ray Potestad, icon na rin siya. Pag sinabi mong Anbacho, icon na rin yan. Top 10 icon yan. Pag sinabi mong Mark Pulmano, gusto ko mapabilang sa icon na yan. Parang sa Hollywood. Yung mga Hollywood na may mga star-star doon sa, hindi lang naman sa may, ano, di ba? Ano yan? Sa Eastwood. Di ba may mga star-star doon? Walk of Fame. Walk of Fame. Parang Hall of Fame. Di ba sa may Hollywood sa abroad, di ba may mga Hall of Fame din? Hollywood stars. Sabi ko, kung merong Hollywood stars sa media, sa entertainment, meron din naman sa may Pilipinas. So, sa may entertainment sa may Pilipinas, di ba may mga artista, mga Hollywood din? Yes. Meron din sa may MLM. So, sabi ko, gusto ko mapabilang sa kanila. Siyempre, hindi tayo artista kasi ang mga artista, pag tumanda na, wala na. Tayo hindi. Eh habang tumatanda ka, lalo ka pang mamahalin ng maraming tao kasi mas marami kang matang matutulungan. Tama. Tama. Nang hindi mo sila binibigyan ng pera, pero mahal na mahal ka nila. At alam mo ba, greatest ko mismong dream, maging presidente ng buong Pilipinas. Icon. Bakit? Nagawa nga ni Donald Trump eh. Donald Trump, networker rin. Donald Trump, networker yun. Naging presidente nga siya. Sabi ko, kaya ko rin yun. Tapos babaguhin ko buong Pilipinas. Hindi ko alam kung paano, pero sabi ko gusto ko siya. Para mangyari yun, gagawin ko na muna sa buong grupo ko na hits. Sabi ko, paano kung mapapatino ang buong Pilipinas, mararating ko yung presidente kung ang hits, di ko man lang mapatino. Tama mali. Tama. Imagine mo, ganun mag-isa pang leader mo. Diba? Eto question, sino ang leader sa may uno? Ganun mag-isa. Ewan ko, bakit ko ito natututunan? Siguro, dadasal lang naman ako. Sabi ko, bigyan ako ng wisdom. Sobrang wisdom binibigyan na sa akin ni Lord. Eh. Pero this is what I want. Kasi gusto ko siya i-share. Hindi po ako madangon. Kaya ka nag-live ako eh. Kasi gusto ko siya i-share din sa iba. Kasi tapos na po yung era ng silent. Yung work hard in silence and let success be the noise. Di ba yun yung bio ko? Tinanggal ko na yun. Silent beast na lang. Maamo ang mukha ko. Pero pag kinausap mo ako at mismo hindi kita gusto, bebembangin kita. Hindi kita kakainin. Napanood ko yung Venom eh. Kausap si Venom. Wala yun sa ano, di ba, sa Spider-Man dati. Walang kwento. Ngayon meron ng kwento eh.
Yung lumang Peter Parker, Peter Parker ba yun? Di ba yung sinapian siya ng Venom, gumagawa na siya sa mga chicks. So ngayon, di ba, bago na si Spider-Man, bata na siya. So si Venom, nagkaroon ng sariling kwento. So, ibig sabihin, si Venom pala, pwede pala siya maging mabuti. Sabi ko, gusto ko rin maging Venom. Tapos pupuksain ko lahat ang negative. Oo, kaya meron akong post doon na si Mark Pulmano, Silent Beast, sa kalahati, kay Venom kalahati. Kasi napanood ko yung Venom. Ang ganda kasi. Fan kasi ako ng Marvel. And then natutuwa ako sa mga nakikita ko sa kanila kasi sabi ko, ano eh, maganda eh. Imagine mo na lang, di ba? Isa sa mga natuwa ako doon, sabi nung isang tao, tinanong si, hindi ng Marvel, pati DC pa, yung kila Superman, kila Batman. Sabi nung ni Flash, kay Batman, sabi niya, what your superpower is, I'm rich. Si Ayon na nun. Hindi, si ano din, si Batman din. Si Batman din. Oo, tapos yung bandang huli, dun sa may Justice, sinapot si Superman. Kasi yung, ano, bago ako punta rito, malapit ako matapos eh. Ay yung ano, yung bahay ni Superman na ilit ng bangko. Doon bandang huli, syempre, ang ginawa ni Batman dahil utang na loob niya kay Superman. Sabi ni Superman, yung ginawa ni Batman, binalik niya kay Superman yung bahay. Sabi ni Superman, in Tagalog na lang, hindi ko kasi alam yung English. Nakalimutan ko. Sabi niya, di ba na-elite na to ng bangko yung bahay namin? Paano mo to nakuha sa bangko? Alam mo sabi ni Batman. Ano? Alam mo sabi ni Batman? Ano? English. I bought the bank. Kung ikaw, normal kang tao na para dumaan na yun sa may tenga mo, lumabas dito, hindi ka nag-iisip. Pero kung ikaw yung klase ng tao, iintindihin mo mabuti yung sinabi niya, I bought the bank. Gaano to kayaman para bilhin yung bangko? Nambabaliw na. Hindi lang tayo nambabaliw. Sinasabi ko kanina na hindi siya nambabaliw. Pero ang target niya, mambaliw talaga. Baliw si Superman natin. Oo, malaki si Superman. Pero si Batman, mayaman. Paano mo nakuha ito sa bangko? I bought the bank. Normal na pagkakasabi yung orang halo, kaya bang yabang. I bought the bank. Okay. Diba? Anyway, next level, member to leader. There's always a next level. Parang ganito siya. Guys, imagine mo ha. Like what I said kanina, kung bakit man po ako nagle-level up, kumaga dati, ang sinusuot ko po is bench lang na damit. Ang susuot, tapos bumibili ako ng mga, ano yun, yung tinatawag na yung gearbo dati. Tapos bumili ako ng Lacoste. Tapos yung Lacoste, minsan bumibili pa ako ng isang mga damit ko yun, yung Zara. Yung dati, jacket ko, normal na jacket lang. Halagang 1,000. Tapos bumili ako ng jacket na Armani. Tapos yung nakaraan, Zara. Tapos ito, leather naman. Parang ganito. Kung dati, nakakotsi ako Honda Accord. Tapos bila ako nag-accent. Ngayon, maglalabas pa ako ng Fortuner. O guys, listen. Next week, labas na pa yung Fortuner ko. Yo! Big you shot pa. Dati, ang bahay ko sa Caloocan. Ngayon, bumili ako ng bahay dun sa Quezon City. So, may condo pa. So, madaling salita, bakit ako nag-upgrade? Bakit ako nag-level up? Kasi para sa'yo, makita mo na may next level pa. Para pag narating mo yung level ko, may susunod ka pa. Kasi ba, kasi may isip mo kasi, parang nasa akin na ata lahat ha. No, may mas mayaman pa sa'yo. You need to level up. Diba sa, ano ba yun? Nakita mo sa may COC dati. Ang, ano ba yun? Yung, ano yung archer? May level 1. Yes. May level 2. Yes. May level 3. May level 4, may level 5. Yes. Ang dragon, may level 1, may level 2, may level 3, may level 4. Kung pagka tumataas yung level nila, tama mali? Tama. Town hall nga, may level-level din eh. Tama. Kung yung laro nga, may level-level, tao pa kaya? Tama. At syempre, kapag nag-level-level ang laro, dapat nag-level-level din ang tao. Tama. Tama. Gawin mong level 999 level. Or level 999999. Ibang klase ka nun, halimaw ka na nun. Alam mo, yung pag dumating ka sa level 9999999, wala, lahat ng kausap mo, one word lang, pay in. Sinabi ni Dinner. One word comes to his mind. One word comes to his mind. Dinner.
Hindi na lunch. Paano ba pag umaga? Breakfast naman. Breakfast. Ano, he can eat this thing. And he acts the way he thinks. Ganun siya. Sa madaling salita. Asayo mo lang wisdom mo. Tatalimpayan. Learn to level up. Diversify. Marami kasi iba, kumikita ng malaki, nagda-diversify. What do I mean diversify? Na instead of yung kinita nila, ipang-tulong nila sa mga tao nila sa ilalim, bigyan ng promo, o kaya pakainin, ang ginagawa, kumukuha ng negosyo sa labas, nagnegosyo, naging-invest, wala naman masama doon. Pero mas maganda, itulong muna sa may ilalim para lumago din sila. Tama. Kasi baka, kasi may nag-iisip kasi, paano pag nagsarado uno, ano ka pa? Masasarado pa ba uno? Baka ikaw sarili mo magsasarado. Kami hindi kami, hindi kami magsasarado. Ikaw lang siguro. Gusto mo, bigyan ka ng red card? Yan siya. Kumbaga sa madaling salita, just learn something new. Para hindi ka ma-burn out, aralin mo lahat ng ibang bagay. Aralin mo ibang language. Para makipag-usap ka sa ibang ano. Alam mo ba, ito totoo ah. Kung ikaw ang market mo Pilipinas lang, try to go abroad. Try to go abroad, ang laki ng market. Sobra. Chinese, American, kumbaga iba't ibang makakasin ng tao. Japanese, Bisaya. Korean, Taiwanese. Ha? Bisaya. Igorot daw, igorot. Bisaya. Hindi sa madaling salita, kung sa may Pilipinas, nabe-burn out ka dito, try new what things. Go abroad, doon ka maglatag ang daming prospects. Open-minded pa. Oo, open-minded pa. Yes. Maglatag ka ng networking doon, paano yan? Tama. Oo. O sige, how much? Okay, I invest. Pay na agad. Global. Oh, global pa. How many accounts do you want? 1,000 accounts. 1,000 accounts lahat global. Grabe. May pang-down ka na lang, libre. 174,000 times 1,000. Magkano 'yun? 1,000. Di ba? Try something new. Dumating din sa may time na ano, yung parang tipo na nag-event tayo sa Mall of Asia Arena. Oh, sa ano? Sa Cuneta Astrodome. After ng awarding. Hala. Ikaw na kanila silang bilog. Ako na lang. Ibig sabihin kasi, nagle-level up ka na. Ang downline mo na bakit meron siyang sariling bilog? Kasi ibig sabihin na duplicate mo na siya. Siya naman ang may turn. Siya naman ang gagawa. Tama. Huwag kang malungkot. Ang gawin mo, eh, mag-create ka pa ng bagong linya. Eh, di tutupan mo. Tapos mali. Tama. Baka minsan kasi isip mo after ng training, ay, ako na lang mag-isa. Hindi. Gusto ko halaga. Tapos wag gawin. Tapos dito pa dito. Dito kayo. Huwag kayo dyan. Dito kayo. Wala mo lang yung sarili bilog. Aka mo na yan. Sabay pala siya ng guard. Sir, bakang bilog. Kaya kung mapapansin mo, hindi ko na kayo binibilog. Kasi nga, hindi na siya kasi akma. Kaya kung mapapansin mo, after ng training, so, inahayaan ko na kayo kasi gusto ko, ikaw na yung gagawa yung ginagawa ko dati. Ipinasa ko na sa iyo authorization, so ikaw na gagawa. Sagutan namin yung isip namin sa may training, kami na bala mo mag-isa. Pero ikaw naman, ang bahala after naman ng training. After ng training. Gets mo ba? Yes! Baka sabihin mo, ba't hindi na ako may binubuild na part? Yes. Ibig sabihin lang yung level up lang. Ha? Okay. So, bakit may nag-burnout kit, yun ang sabi ko, ang sagot, learn new things. Hits project para makatulong. Downline, crossline, maraming tao. Ito ah, ang hits project na ginagawa natin, like what we did, this is para makatulong sa maraming downline, sa makatulong sa maraming crossline, at makatulong sa maraming tao. At alam mo ba, later on, pag natayo ko yung tinatawag na hits project, later on, magkakaroon tayo ng simultaneous training. Sabi mo nga, simultaneous training. Simultaneous training. Kung yung iba, willing magbayad ng skills training, yung iba willing magbayad ng body and soul, yung iba willing magbayad sa labas para makapag-train na paano yumaman, sa atin, magkakaroon din tayo ng ganun. At lahat itong mga estudyante ng HITS HLT graduates, lahat kayo, counselor, ng HLT. Guys,
this is what I want. Ang kliyente natin, buong puno. Buong industry. Buong industry. Instead of sa labas sila, magbayad, sa'yo na lang. Because of the wisdom na isasalin ko sa'yo. Pero please, gamitin mo sa tama. Gamitin mo sa tama. Parang jinkitan. Hindi mo kailangan maging ganun katulad nila. Sa atin pa lang, hits project pa lang nagagawa na natin. Skills training ang ginagawa nila, Apen Gooch. Lahat yung makukopya natin. Kaya nga, sabi ko nga eh. Guys, remind ko rin pala, November 25, Sunday, we have HLT Skills Training with Upbooch Tan Akron exclusive hits crowd only. Boom. Ano ba niyo? Rumbi. Rumbi. Di ba, nasa bagay tayo lang? Yes. This time, ha-attend tayo na. After 1 month pa naman. So, syempre, after 1 month, hits lang yun, ha? Hits lang yun. Timer na tayo. O, yung iba timer na lang din. So, ibig sabihin, parang follow-up na lang din. Pero, it doesn't mean na wala ka tang bayad. Pero, alam ko may bayad pa rin eh. Pero, ano, magkano na lang, di ba? Discounted na. O, discounted na. Again, ang training na ganun, hindi siya basta-basta. Pero, kung bakit man tayo magaganon, mag-undergo, kasi para makita nyo rin kung paano siya ginagawa. Tsaka at the same time, kukopyahin natin kasi. Later on, magkakaroon ng It's Skills Training. Ang kliyente natin, again, buong puno. Hits, body and soul. Guys, totoo, kulang ng trainer ang uno. Ang trainer, ilan lang. Ang Jericho, ang Willard, hindi naman kaya i-cope up lahat eh. Pero kailangan mong i-step up. Kung hindi ko ito gagawin, sino ba ko? Again, this is a training ground. Ito, may bayad niya ito. Pero this is free. On hits only. Oo nga, buti na lang, hits ako! Diba? Anyway, inom lang ako na ano. Tapos, learn how to share your blessings. Yun. Sabi ko nga, diba? Pag binigyan ka ng wisdom, again, dito ko natutunan na, hindi lahat ng tao binibigyan ng wisdom. Iilan lang. And then, syempre, yung wisdom mo, piliin mo kung sino man yung tao pagbibigyan mo. Kasi pwede niyang gawin sa gamitin sa tama to. Ah, sa aming malito. So, huwag basta-basta. And then, dapat na mo-monitor mo yung tao binibigyan mo ng wisdom. Ang tawag nyo sa akin is coach, ang tawag nyo sa akin is captain, ang tawag nyo sa akin is upline, ang tawag nyo sa akin is sensei, student ko kayo. Teacher, professor, mentor, whatever. Pero student, student ko kayo. HLT graduates kayo. I am your HITS founder. This is our project. And then later on, gagawa ka ng ganito, sariling grupo mo lang. This is a pilot project. Pilot project. And then, learn of law of universe used ng maayos. Kasi imagine mo ito ha, di ba may mga tinatawag na law of gravity? Yes. Law of polarity? Law of karma? Sabi nga nila, di ba, kapag napag-aralan mo yun, ang laki ng impact nun sa buhay mo. Huwag mo nang aralin yung sa sinasabi sa eskwela ha? Yung y equals to mx plus b. Hindi mo nagamit eh. Hindi, basic lang siya. Pero huwag mo na masyado siyang damdamin. Pero ang aralin mo na lang, yung mga normal na ginagamit ng tao. Ako gusto ko aralin yung law of universe eh. Although malayo siya sa main network, pero magagamit ko siya sa main network eh. Number one, sabi nga di ba, law of gravity. Kung ano yung, lalaki ka man, babae ka man, mayaman ka man, or mahirap ka man, pag tumalon ka sa pinakatoktok sa penthouse, malalaglag ka pa rin. Tama. Tama, mali. Tama. Kumaga, kung ano yung mismo nilabas mo, siya rin yung babalik sa'yo. Kapag gumawa ka ng mali, babalik nyo sa'yo. Tama, mali. Tama. And then, law of polarity, init, lamig, umaga, gabi. So, sa madaling salita, kung may liwanag, may dilim. Kung may kulay puti, may kulay itim. Kung may babae, may lalaki. Kung may pading, may tomboy. Law of polarity ang tawag dun. Universe yun.
Guys, gusto mong malaman kung ano yung Law of Universe, just try, type to Google, Law of Universe. Ang dami yun. Yes. And then just learn one thing at a time, 1 week. One topic on 1 week. Aralin mo siya. Magagamit mo siya on entire life. Magagamit mo siya. Hindi ko pa siya na bubuksan, pero bubuksan ko pala. Pero sabi ko, yung iba, na-apply ko na kahit hindi ko pa alam. Law of Karma. So, alam mo na pa. Cause and effect. Kung ano yung ginawa mo, babalik sa'yo. Tama. So, do good, and be humble. And then, kung paano mo itatrato yung ibang tao, ganun din yung gagawin sa'yo. Do not unto others what you do not unto you. Kasi yun na yan. Kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, kung ano yung gusto mong gawin mo sa kapwa mo, ay, kung anong ayaw mong gawin sa kapwa mo. Ayaw mong gawin sa iyo. O, yun na yun. Next. Kumaga ako. Ano ba yan, di ba? Kasi ako, gusto kong itrato yung... Gusto kong tratuhin yung mga tao na kapalibot sa akin na parang pamilya ko. Kasi gusto ko rin naman, ganun din yung trato nila sa akin. Ganun siya. Di ba? Sorry for this word. Kung gago ang kausap mo, gago ako sa'yo. Kung lolokohin mo ako, mas lolokohin kita. Kung hindi mo ako irerespeto, mas hindi kita irerespeto. Ganun na siya. Kung ano yung attitude ko, yung character ko, depende lang yung sa tao kaharap ko. Ganun siya. Kaya kung ikaw, mabait ka sa akin, huwag ka mag-alam, magiging sobrang bait ko sa'yo. Kung ikaw, generous ka sa akin, huwag ka mag-alam, magiging generous din ako sa'yo. Kaya sabi ko, di ba, noong nakaraan, nag-talk ako kay Apinuari. Tapos si Apinuari, siya namin mag-talk dito. Even thing. Hindi ko siya mapag-talk dito, kung ako nag-talk sa kanila. Pero baka siya nag-talk dito mamaya, kasi nag-giveaway ako. Nagbigay ako. What? Kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, siya rin yung gagawin nila sa'yo. Okay ba yun? Yes! Just be a blessing to other people. Gets mo? Yes! Okay, that's icon status. Next. Successor! Successor. Okay, basa? Successor! Successor, it means parang ganda siya eh. Ito yung mga taong estudyante. Students. Sa madaling salita. Ganito siya. Baka mapapansin mo ha, baka inisip mo yung buhay namin masarap ha. No. Hindi lahat ng bilyonaryo masaya. Tama. Hindi lahat ng milyonaryo masaya. Tama. Hindi lahat ng mahirap malungkot. Tama. Tama mali. Tama. Ang buhay balance eh. Sa madaling salita. So sabi ko nga no, successor, parang ganito siya. Gusto mo magkaroon ka ng downline na malapit? Yes. Gusto mo magkaroon ka ng downline na agila? Yes. Gusto mo magkaroon ka ng downline na magaling? Yes. Gusto mo magkaroon ka ng downline na uno top player ng international? Yes. Kung ano yung gusto mo magkaroon ka ng downline sa finale, huwag kang mag-ala, dapat ikaw muna. Never na never mo ipapagawa sa ilalim mo ang hindi mo nagagawa. Gusto mo pa-checkin yung downline mo na 100,000? Eh kung hindi ka naman siya may-checkin 100,000, parang nagagawa. Parang iba, parang gato eh. Gusto mo paglabasin yung kotse mo na gusto mo paglabasin yung downline mo ng kotse. Eh kung ikaw wala kang kotse, paano mo magagawa? Tama mali. Tama. Just learn how kumbaga ikaw muna dapat. Bilang successor, syempre ang mga uplines, meron yung mga estudyante, meron yung mga sense, meron yung mga tinuturuan, meron yung mga parang dinoduplicate na sarili nila. So just gusto ko lahat yung successor ko. Kung ano yung alam ko, duduplicate ko sa'yo. Kung ano yung bagay na ginagawa ko, gusto ko gayahin mo. Ikaw na lang ang bahala para tumulong ka rin sa marami mong kaibigan na nakapalibot sa'yo. Even kahit mayroong nagde-decline, nagre-reklame, ayaw sa ginagawa mo. Learn how to concentrate to your goal. Learn. Never distract to other people whatever they say. Walang bilang. Basta alam mo ginagawa mo tama. Huwag kang papayag na magpa-apekto. Gets mo? Yes. Successor, it means kailangan mo ma-duplicate yung sarili mo, yung skills, yung wisdom, yung knowledge. Kumbaga sa mali, sir, ipiliin mo kayong mga tao pagbibigyan mo nito dahil pwedeng gamitin sa masama o sa mabuti mo. Kumbaga, everything happened for a reason.
everything happened for a reason sa madaling salita. Basta, kumaga sa madaling salita, no, successor, it means kailangan mo na maduplicate. Lahat kayo may successor kayo. Success without successor is useless. Oo. Success without successor is useless. This is what I want. Kasi never kong makikreate ang top earner sa ilalim ko kung hindi ko iduduplicate yung sarili ko sa inyo. Kaya nga nagtayo ako ng grupo na hits eh, para magkaroon ng brilliance, magkaroon ng disciples, magkaroon ng achievers, magkaroon ng paper girls, magkaroon ang dauntless, magkaroon ng perseverance, magkaroon ng kung ano man yung grupo nandito, Kratos man yan, file ants man yan, o kung ano man yung grupo yung tinatayo mo, that's what I want. Kasi gusto ko magsimula muna sa akin, tapos ikaw na yung kumopia ng lahat ng magaganda sa akin. Tama mali? Tama. Hindi ko alam kung ano pangalan ng grupo mo, pero just give them pride. Kahit isa ka lang, bigyan mo na ng pride ang grupo mo. Pero sana, pagka may mga big event, kapag wala, pagka konti pa lang naman kayo, so kunwari, isa ka pa lang o dalawa ka pa lang, punta ka muna sa pinaka-apply mo, syempre. Para paremihin yun na. Kasi pag dumami ang pinaka-entire group nyo, dadami ka rin. Parang ganito, baka na-misinterpret mo ha. Bakit ko pinapakopya sa Saviors ang project natin sa HITS? Kasi pag natulungan ko ang Saviors, damay din tayo. Tama. Kaya nga nagkaroon ng pangalan na Saviors Pilot Project eh. Kasi kinopya ko yun sa HITS Pilot Project natin. O sa HITS Project natin. Parang ganito, ang Persian, ang lahat ng activity niyan, ang utak niya si Billy Sagoso. Taga-execute lang ang command si Upline talaga. Hindi totoo. Inocopy na lang din niya. Gusto ko, sa Saviors, hindi naman all, pero gusto ko, tayo taga-execute o tayo taga-insert kung anong activity na gagawin ng buong grupo. Sa HITS magsisimula. Sa HITS magsisimula. Hanggang sa ilalabas natin. Sabi nga nila, huwag mo sasabihin sa ibang group mo. Kumbaga, they notice first muna na kailangan nag-o-offer ka sa grupo mo hanggang sa kopyahin nila. Tama mali? Tama. Anyway, cut ang down na yung matigas ang ulo. Guys, di ba ang HITS wala namang matigas ang ulo dito? Yes. Wala. Kasi pag matigas ang ulo, ikakat ko na eh. Cut, it means wala. Ano na pangalan sa buhay? Kira siya. Again, madaling maghanap ng bagong tao. Mahirap maghanap ng matinong upline. Focus on project, new lines, goal max out, 15 accounts max out, hataw na. Marami max out. Marami ka bench. Alam mo, processing. Ano project ng HITS? Tinanong si sa akin si Lance Pasugak. Sabi niya, anong project ng HITS up? Kasi nakikita ko sa inyo may rocking HITS project. Yun. Ang project ko, lahat ng mga top lahat ng grupo ko, leaders ko, lahat yung umakyat ng uno top air na international. Yun pa lang mabigat na 'yun. Kasi ang tanong, paano ko sila gagawin? Paano ko ilalagay yung mindset ko sa mindset nila? Paano ko ibibigay yung wisdom ko maging wisdom nila? Paano ko gagawin yung ginagalaw ko magiging galaw nila? Paano kong gagawin yung sinasabi ko maging sasabihin nila? It's project at HLP. Kaya sabi ko nga, huwag kayong magpapasok dito ng malambot lang. Kasi ang sinasabi sa leadership, itigas talaga. Pang leader talaga. Tama mali. Tama. And then all of HITS leadership graduates, this is all my direct now. No matter what, ayaw mo man, indirect man kita or indirect kita or indirect kita, direct na kita. Responsibility na kita. Next. Hindi ko sasabihin ha, nilagay ko lang to, pero alam mo na to eh, smile, syempre, smile. So you need to study. Diba alam nyo na to? Yes! So nilagay ko lang siya, initiate. Syempre kailangan mag-lead. Empower. You, maduduplicate ikaw. Tapos napanood mo na rin yun, di ba? Yes! Ako, di ba? Yun sa lion at saka agila. Hindi ko na pa mapanood yun. Yan yung lunch. Hindi na. Yung lunch. Guys! Anyway. Innovate. Hapay nyo rin yung papicture, ha? Papicture ako. Anyway, innovate. Sa madaling sa ito. Marami, ha? Para ano?
innovate, it means ito yung ginagawa natin ng MP project. So, we need to step up to the next level lang. Oo. So, next natin, alam mo kung ano? Magkakaroon tayo ng hits, body, and soul. Anyway, they will innovate us. They innovate our system na kumaga sa madalang sayta, nag-generate na kasi yung, parang ganito, pinapaganaw kasi yung isip ko, yung conscious mind ko. Sorry for this word. Ang memory ko, limited lang. Pag tinanong mo ako, example lang, magkano bili ko nito, di ko na alam. Pag tinanong mo ako kung magkano pabili ko dati dito sa may pantalong ko na to, di ko na alam. Pag tinanong mo ako kung anong date yung mga susunod na araw, ay yung mga dating mga na-answer natin, minsan nakakalimutan ko na eh. Because yung memory ko, nakaretain na siya sa mas malaking project. Sabi mo nga project. Project. Kasi doon ko ginugugol yung mindset ko. Kaya nga nag-hire ako ng secretary. Wala. Grabe. Si Ma'am Jack, si Ma'am Daisy, si Sir Gary. Apat niya ata eh. Yung ano, managed team eh. Oh. And then hindi po yun pinapasweldohan ng minimum. Ang lalaki ng sahod nun. Alam mo kung bakit? Bakit? Pag may inuto si Boss William, executed agad. Never delay. Natatandaan ko dati mindset ni Boss William, alam mo ano. Sinabi ni Jericho Mendoza, Boss, maging maganda kapag ganito ginawa natin, blah, 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 blah. Alam mo ginawa ni Boss William? Don't hesitate. Hindi nag-hesitate. Kuha ng cellphone. Tinawagan si ano, si Ma'am Bell. Hello, Bell. Ganito gawin mo. Blah, 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 blah. Now na. Okay. Period. Don't delay. Pag alam mo yung isang bagay maganda, makakatulong sa marami, kailangan mo pa bang i-deal? Execute agad. At kapag hindi na-execute nung executive assistant niya, madali lang papalitan ng panibago. Dami-daming tao naghahanap ng trabaho. Kaya nga sabi ko nga, normal lang gawin ni Boss William yun, na mag-hire siya ng ganun karaming executive assistant kasi yung memory niya, nire-ready niya sa malaking proyekto. Parang ako, marami tayong project. And then promise, wala po akong 1 tera na utak para i-retain ko lahat yan. No, makakalimutan ko yan. Kaya nga nag-hire ako ng sekretary, pero meron na si Atay Maria Estacio. Ang bayad ko sa kanya, travel, ibang bansa. Oh, di ba? Honeymoon. Sa madaling salita. Thank you, Sinat. Kasi ganito, sa madaling salita, kaya minsan, pagpasensyahan mo na, pag tinatanong mo ako ng mga dates, ano mga events, kapag hindi ko masagot ng maayos, ibig sabihin kasi, hindi na kasi doon nakatuon yung ano ko. Iniisip ko kasi, tapos na yun. Tatanungin mo ako, magkano to? Magkano bili ko dito? Tapos na to eh. Nabili ko na siya dati pa eh. So, mas nire-ready ko na lang yung memory ko sa mas malalaking project na lang. Ganun na lang siya. Kaya hindi ko na pinatandaan yung mga dati pa. Kaya pagpasensyaan nyo na minsan, yung may magsasabi sa akin, invited kita sa ganitong araw kasi birthday ni ganito. Huwag nakalimutan ko, pagpasensyaan mo na. Kasi bakit? Iba kasi ang focus ko sa malayo kasi. So may mga nakakalimutan talaga ako. Yun nga lang, minsan, nilalagay ko na lang sa may cellphone, makikita ko na, may invite pala ako ng gantong oras, nakalimutan ko. Eh, may meeting pala ako. Anong nangain ko? Yung invite ko, yung meeting. Siyempre yung meeting ko. Ganun siya. Kasi mas importante kaya sa akin yung, ano, yung project ko. Kesa nun sa may bagong ano. Kasi, madali makapag-direct. Oo. Pero ang nakikita ko kasi, yung responsibilidad ko sa tao. Responsibilidad ko sa tao. Na bibigyan ko siya ng oras, bibigyan ko siya ng effort, papakitain ko siya. Pero pagka iniwan ko siya, hindi ako masisira. Tama mali. Tama. This is what my responsibility to our group.
Kaya sabi ko nga, HLT graduates is my direct na. Direct na kita. Ayaw man sa hindi, direct na kita. Okay lang ba sa'yo? Yes! Tanggalin mo na yung mindset na direct ako ni ganito, direct ako ni ganito. Kung wala naman siya dito, direct na kita. Direct na kita. Pero please, kung may upline ka, at magtatanong yon, at magtatanong ka, or may kailangan ka, go to your nearest upline muna bago sa akin. Okay lang ba yun? Yes! I-accept ko lang yung directed mo sa akin pag ikaw wala kang upline. Kumaga, ikaw to, may mga upline ka na active, never miss na direct ka sa akin. Mas maganda, eh dito muna. Pag hindi to nag-response, dito muna. Pag hindi pa rin to nag-response, dito na. Baka, imagine mo ah, nag-GM ka, upline, nagtanong ka, pak, tapos directed ka na sa akin, hindi siya nag-response. Natural, ngayon po pala tinex siya, magiging response. Hindi pa mong ginabasa, tawagan mo kaya. Alam mo yun, sobrang mong bilis, di ba? Pagpipain ako isa. Pagpipain ako isa. Dapat. Dapat yun, no? Ang gusto mo, purihin. Guys, baka magulat kayo ah. Sinabi ko na nga kanina, di ba? This is Hits Project, so 2018. Bakit siya 2018? Kasi itong taon tayo nag-start eh. So wala siyang date. So, iniisip ko pa lang kasi magkakaroon tayo ng Hits Anniversary. Sa birthday ko, ganapin natin ah. Ah, diyan. Tapos syempre, ibang lugar yun pag kaginanap natin. Oh, guys, our vision, ngayon ko lang sasabihin ah. Our vision English is... English lang up. Ay, you. Oh, Tagalog naman. Tagalog. Kumita ang lahat ng leaders at members ng HITS International at maging uno top earner consistent para sa lahat ng members ng HITS maging doable at duplicate sa kanila ang sistema at makatulong sa mas maraming tao. This is our vision is... Diba ang uno may vision? Yes. May mission din yan. Yes. So sabi, may vision din tayo. And that's my vision is... Vision. Sige yan. Hindi, ilalabas naman to eh. Ay, dati. Ilalabas ang MP project is may simple sistema which is napakadali siyang sundan. Syempre nakikita mo na eh, nag-ooperate pa tayo eh. So sistema 'yan. So ang mission naman po natin, make a massive action, discipline, and to impose all tasks and activities and let's do and make difference on MLM industry. In English ko na lang yung mission. Para medyo mabigat. Kasi pag English kasi medyo kakaiba yun. Iba yung dating. Unique. Diba bawat kumpanya may mga vision at saka mission? Yes! And this is our mission. And then, sabi ko nga, diba? Guys, ito ha, mapakita ko sa inyo ito ha. Hindi po pangkaraniwan ng project natin. Lahat po na may mga check ongoing. Ang mga wala pang check, on process. So, umpisahan ko, HITS uniform, di ba meron tayong uniform? Yes! HITS leadership training, ito siya, fourth wave na po ito. HITS poster speaking for new members. So, si upline team nag-aan na doon. Tama, mali, operate na. HITS Generals Jacket. So, meron ng isang nagawa. Pero papalakihan ko na lang para magkaroon ng jacket ang mga generals. Papa, immediate lang after yung follow-up. So, HITS Travel Incentives Local. Di ba nagagawa na natin? Yes! Ang siyam na nga ngayon yung ano eh. El Nido eh. Huwag yung mag-alala. Susunod niyan. International na. So, again, kuha ka na ng passport kung wala pa. So, HITS Weekly Meeting. So, every Thursday po yun. Alam mo na yun. Nagpapatawag lang ako ng emergency meeting ng Monday or kung anong araw pag may masasagasaan at out of town ako. It's already given. Okay ba yun? Yes! So, HITS Weekly Training Gathering every Sunday po natin. So, sa Rumbi tayo. Oo, may bayad. Pero lagi mo nalang isipin, hindi yun para sa akin, para din yun sa inyo. Gets ba? Yes! At same time, HITS International...
Hits International YouTube channel. Meron tayong YouTube channel. So doon ina-upload lahat. Yung mga videos natin. Yung mga ina-upload natin, pang lifetime na po yun. Pang lifetime na yun. Mm-hmm. Babalikan mo na lang para mapanood. Hits page for Hits International. Di ba meron na tayo? Yes! Hits page for HLT graduates. Di ba meron na tayo? Yes! Hits page for Pilot Projects 2018. Ito na siya, nag-ooperate na siya. Hits page HLT, itanong mo kay Coach Mark. Meron ng tanong doon. So, magbibideo na lang po ako. Wala pa lang po akong time para magvideo. Pero pagpunta ko po doon sa airport, example, magbibideo ako, i-upload ko na lang yan doon. Gets ba? Yes. So, another pa. Hits project system for downlines and crosslines. Ito na po yun. Kumaga, nagduduplikit na kasi tayo eh. And then, ang wala pa sa atin, Hits Online Academy. Pinahapiwan ko pa lang kayo sa right posting. Umaga, tanghali at saka gabi. Tapos magpo-post ka na parang nambabaliw ka, pero hindi ka naman nambabaliw. Diba? So, Hits Body and Soul. So, malapit na po. Magkaroon ng schedule tayo. And then, Hits Sales Rally. Kailangan natin yun. Tama, mali? Tama. Tama, mali? Tama. Hits Anniversary. Wala pa tayo yan, pero magkakaroon tayo yan. Iniisip ko lang kung anong date. Itotoon ko ba siya ng January? Or February? And then, Hits 1M Possible. Hits Exclusive Only. Magkakaroon tayo yan. Hits Foundation. Yan. Alam mo ba ang uno may foundation? Yes. Yung ang uno may foundation. May mga scholar po ang unang pinag-aaral. Meron din tayo yan. Susunod. Hits Music Video Shoot with Music. Alam mo yung ginawa ng Persians? Yes. Yung kumakanta yes. Sila ng This Is Me? Yes. Oh, huwag ka mag-ala, magkakaroon tayo niyan. Kasi ayoko pa siya ilabas sa ilabas. Kasi, oo, pwede naman nilang kopyahin. Pero ang tanong, sino unang mag-e-execute? Gusto ko, pag-executed na lang, imagine mo na lang lahat yung executed. Imagine mo, ikaw yun, si Briggs yung nag-handle sa ano, Hits Academy. Boom! Kalokohan! Tapos, imagine mo to, imagine mo to, si Apa and Joby nag-handle ng Hits Malls. Wow! Si, ano, si Charmy nag-handle ng Hits Restaurants. Bawal corruption! Si Miss Gina yung nag-handle ng Hits Real Estate. Ay, wow! This is what my vision is. This is my vision is na kumbaga pag nangyari yan, alam mo hindi ko kaya mag-isa yan. Maglalagay ako dyan ng katiwa-tiwala akong tao na binigyan ko ng wisdom na siya yung magtututok sa lahat. Imagine mo, may downline, mayroon ko, binigay ko siyang Hits Airlines, example lang. Yeah, ikaw ang pinag-monitor ko doon, Hits Airlines. Sa kanya, Hits Army. Hits Army. Yung sa may defense. Di ba sa kanya yung isa po na naman Hits Airlines. Lahat ng empleyado yun, sa kanya mismo yun nakapagawin. Mapagawin nyo niya, yung flight attendant hindi na sexy daw. Isa po lang naman si ano, yung Hits Charity natin, o yung Hits Apartment natin na 1,000 doors, 150 floors, ang nag-handle sa upline LP. Uy, bawal na bawal na babae, puro daw lalaki. Imagine mo ito ha. Again, on your entire network na pag-a-door since day one, sinong leader ang nakita mo na ganito mag-isip? Mark Paul. Kasi ibig sabihin, I just want to take second level to our members. Tama. Kasi there's always a something new to try. Sula. Para huwag ka na mag-burn. Huwag ka na mag-burn out. Wala. Gets mo ba? Yes! So again, kaya mag-alala. Ang kailangan lang yan, budget. Imagine mo ako presidente ng Pilipinas, lahat yan mismo, negosyo natin lahat. Ah, wala. Alam mo goal ko? Ano? Alam mo ano? Ano? Uutang ako kay Rothschild. Oo, oh, si Rothschild. Ike-create ko yung MTR ng Hong Kong sa Pilipinas. Boom.
lahat ng masasagasaan ng daanan, bibilihin natin. Kasi gusto ko, kahit wala ka ng sasakyan, matatravel mo buong Pilipinas, MRT lang. Malls, kung madadaanan, bayaran na lang. Ang iniisip ko naman, generations. On that 10th, generations lahat. Wala na gasolinan na puro kuryente. Hindi, yun nga yun eh. Pero lang ang makatapat nun. Pero lang ang tapat nun. Next. Guys, innovate system. Sabi ko nga, no? So ito yung mga group chat na at the moment. Invite form. It's for generals. HLP. Guys, kung bakit man marami tayong ganito. Guys, kung bakit man marami tayong group chats, just to filter leaders na, ha? Just to filter leaders. And then again, I just want to apologize na pagka nagsisend ako ng MP thoughts o mga picture man, lahat ng groups na nasisendan ko. So ngayon po, ang sinisendan ko na lang is at the moment na lang at saka HLT. And then ang invite form is only invite form lang. Tama. Oo. Ang generals is for updates lang. Announcement, important message kasi para hindi matakpan. And then, making welcome posters is for welcome posters lang. Gets ba? Yes. So, the same time, create group page, new members, members follow up, and so yun yung HITS International, baliwan, welcoming. Please mag-post kayo doon sa may HITS International, ha? Para mabalo din yung download mo. Tapos pag meron akong kine-create na video o kung sino man sa inyo, i-share mo lang din sa mga prospects mo. Basta maganda yung sasabihin mo, hindi pangit, ha? And then, create group page of HLT graduates, meron na po. Create group page of HITS Generals only, meron na po. Yun yung HITS, ano ha, HITS pilot project ha, yun yung HITS Generals na. Create a system na kung saan kaya kang copyin ng mga tao mo bago man or luma, kaya ang gawin ang ginagawa mo. Diba, kaya na nagawin yung mag-send kayo ng post sa meeting, kaya painting, diba? Kaya mo na gawin siya na ipa-welcome din. What do I say is, kung anong ginagawa ko, alam ko kaya mo na rin gawin. Not necessarily all, pero alam ko kaya mong gawin yung ibang ginagawa ko. Tama ba? Tama. Kung ano yung bagay na kaya mong gawin, huwag mo na iasa pa. Ikaw na mismo gumawa. And then, for NUC, must be strict. Siyempre, dapat. Ayun na, meron tayo sa saviors na, ano, nag-remind sa atin. Penalty. Oo, diba? So, parang hindi ka naman penalty, sunod ka na lang. Oo, ngayon, hindi ka pa kumikita. Kailan mo siya papraktisin kung kailan malaki ng grupo mo? Saka mo siya ipapractice kung kailan marami na malitigas ang ulo o kung ngayon pala kahit konti pala napapractice mo na, nahahabit mo na para pag lumaki grupo mo, hindi mas malaki pala yung income mo bukod pa binary. Tama, mali? Tama. Okay, again, ang NUC, hindi po siya pahirap. Maganda yun. Naiisip mo lang siya na mahirap kasi ang nakafocus ka sa pera. Hindi mo nakikita yung outcome niya para din ang araw pag dumami grupo mo. So, mas maganda, ang HLT graduates is nag-maintain every month. Okay po ba yun? Yes! Create a group message about NUC, impose it all screenshot, lahat ng nagme-maintain and caption, I'm on track. So, anyway, gagawa ulit ako nun. Kumaga, ipopost ko lang ulit dun. So, makikita niyo ulit. In charge people who in charge of posters, applying team, syempre. Mm-hmm. So, ito na, di ba nakita mo na to? Yes! 5 reasons why people don't buy, alam mo na yan. 5 reasons why people don't buy. So, yan na. No need, no urgency, no desire, no money, no trust. So, how to sell anything to anyone? So, oh, yung ball pen yun. Ball pen. Reminder. Guys, reminder sa lang ako. Kasi darating yung spirit sa atin. Body and soul. So, December 1. Alam nyo na yan. So, countings and then, ano to, for Spartacus to ah. So, kailangan natin ma-cope up, makopya, ginagawa ni Spartacus para at least tayo naman sa susunod, mag-recruit tayo ng body and soul na. Yes! Okay ba? So, leaders, tingnan ang lahat ng ginagawa ng Spartacus, leaders kung paano ginagawa. So, kapag meron tayong chance na tayo mag-operate na, tayo mag-operate na. Yes. Para alam natin susunod na gagawin. Okay po ba yan? Yes! And then, Savers Leaders Meeting, Room C, 8 p.m. Tuesday. So, alam niyo na rin yan. One impossible clicking December. So, video shoot December din. Wala pang exactong date, pero December tayo mag-video shoot. Okay po ba yun? Yes! November 25 Sunday, HITS Skills Training. 750 pesos, room B, West Insula, attendance is a must. So, lima lang ang second timer natin. And then, all of our members is first timer, so attend tayo. Okay ba yun? Yes! And then, ang susuotin natin ito.
Ito. Yes. Hits ha, hindi achievers ha. Ang timers up, hits ko rin. Ang timers naman, alam ko... Saviors na lang. Saviors na lang pagka-timers. Kasi may saviors sa timer pa natin. Hits, travel, incentives, trip to El Nido. Alam niyo na ito, di ba? Yes! Duration, October 22 kahapon, o ano nakaraan, to November 30, 10 left, 10 right, 1 direct, 1 maintain na on. Guys, gusto ko itong ano mo ha, gusto ko itong maging attitude mo. Na kapag meron tayong ginagawa na incentive, first week pa lang, pinatapos mo na agad. Yes. Pag hindi mo siya natapos, on second week, tapusin mo siya agad. Matama na yung plane ticket. Actually, yung nilabas ko dati na nakaraan na ganito, sa 3,990, ito kung pili natin, land arrangement lang po yan. Wala pa yung plane ticket. Pag may kasamang plane ticket, mga papatak po siya ng 8,000. Pero pag lahat namin kasama sa plane? Oo naman. Oo naman. Kasi mahal po yung ticket na on the spot eh. Oo. Pero ano na yan, kumbaga, aalis po tayo December 3, 4, 5. December 3, 4, 5. So sa mga ano, sa mga nakakahit na, don't hesitate to tell me para ipopost natin. So, congratulations for El Nido qualifiers. Example, Jovelyn Pagulayan, number one. Tapos susunod, Renerio Luno. Susunod. Kumaga, sunod-sunod yun. Benjor Daguno. Kumaga sa Manisita, kasama ka na rin doon. Oo nga. Ang dami na ito pag binanggit ko pa isa-isa. Oo, ganun siya. Para ma-motivate. Para ma-motivate. Sagot namin? Sagot ko na. Lahat na yun. Sagot niya. Sagot niya. Pati pakalubong. Bench. Gusto mo pasalubong? Guys, again, ugaliin mo na kapag mayroong tinatarget na travel incentive, i-hit mo na siya 1 week pa lang. Tama eh. Tapos mo na agad. Huwag mo na ano, huwag mo na mismo patagalin pa. Again, huwag mo na maging ugali ang manyana habit. Kung ano yung kaya mong tapusin ngayong araw, tapusin mo na kaagad. Para sa susunod, relax ka na. Tama eh. Bulalo tayo ng bench. Onion. So, guys, yun yung gagawin na hindi ko nababasahin. Nakapost naman siya. And then another reminders is payment on room be rented is divided to all HLT graduates na. Yeah. Alam mo kung bakit? Bakit? Alam mo kung bakit? Bakit? Just give responsibility to HLT graduates. Yes. Kasi parang ito, imagine mo to ah. Ang grupo na achievers, ang nagbabayad si Applying Briggs at saka si Applying Maria. Sino ako nagbabayad? Compare mo sa grupo ni Dauntless. 3,000 divided by 9, 333. Sa kanila, pwede pa nila pagatian. Si Dauntless, siya lang mag-isa. Diba, lugi siya? Wala pa siyang grupo, siya pala mag-isa. Why don't we try? Diba lahat to leaders? Yes. Diba lahat to leaders? Yes. Again, pag nakapokus ka palagi sa perang nilalabas mo, hindi ka pa mature mag-isa. Dapat, dapat ang sinasabi mo, dapat ang sinasabi mo sa sarili mo, yung ilalabas ko nakakarampot na pera na to, alam ko makakatulong to sa buong grupo. Kasi we will try to make the training very, very important. And then wisdom yung ibibigay natin. Yes. Again, kung 26 tayo, so imagine mo to guys ha, mas mapapaliit to eh. 24 doon. 24. Hindi. Sige. 3,000. 26 na lang. Divided by, isa ko lang naman, 24. 24. 24 lang ba tayo ngayon? Yes. Sige, 24. Imagine mo ito, kasama na ako na. Hindi, 125 lang. Again, guys, huwag kang maging madama sa 125 mo. Alam mo kung bakit? Bakit? Naalala mo dati, nagchachawking tayo. Yes. Walang matinong sound. Sama. Walang projector. Sama. Walang whiteboard. Walang matinong aircon. Ang oras, 2 hours lang. Maingay pa sa labas. Tapos lagi pa tayo nagmamadali. Naalala mo yung magdo? Yes. Monday assembly natin, nasa taas tayo. Alam mo yun, umu-order na tayo. Pinapatayan pa tayo ng aircon. Walang projector. Walang sound. Walang whiteboard. Sama din sa ita, minsan sasabihin pa maglilinis sa sila, nagdadabog pa. Ayoko naman ganun. Sabi ko, 125 pesos. Ito naman yung, pag doon tayo,
Sunday, room B, 4 to 7. Imagine mo na lang to. May whiteboard. May aircon. May projector. May sounds. May mic. May upuan. Maluwag. Ang tao. Baliw talaga. Walang nagdadabog. Walang maingay. Exclusive for hits. Wag, hindi mo kasi pwedeng sabihin yung sinasabi ko, sabihin ng bago. No way. Kasi wala pa siya sa maturity level na meron. Tama. Oh. Tama. Iba pa yung dapat niyang hatawin sa hinahataw ko naman. Tama. Sabi mo na sa kanya, ano ba gusto mo? Gusto mo ikulong ka na sa hawla? Member kasi ako ng New Life. New Life. Guys, listen. Nag-text na ba siya kay Jun? Guys, listen. Number ng leaders, dapat meron kang number nila kahit cross-line mo sila. Again, diba dati nag-ano tayo? Na generous muna to ha. In-generous lang muna. Generous ng hits. Pero mare, si Upline Breaks, dapat may number ka ni Upline na. Si Char, may number ka dapat ni Upline Renario. Meron siya. Si Benjor, may number ka dapat ni Victoria. Dami number ni Benjor eh. Yung number ni Benjor, delete tapos bago, delete. Dami number eh. Hindi guys, alam mo kung bakit? Bakit? Alam mo kung bakit? Kasi para kapag may kailangan ka, example, si Briggs, may kailangan kay Benjor, hindi mo na ako kontakin para ibigay ka yung number sa'yo. Para yung mismo trabaho mo, makuha mo ka agad, matapos mo ka agad isang gagawin, hindi ka na naghihintay. Pwede mo siyang kontakin on Facebook, on Messenger, at kung kaya on Viber, o dun, tsaka number. Huwag ka natin direkta sa akin. Mami mo, may kinakausap mo, importante kliyente, tawag ka na tawag. General group chat lang ah, telegram. Oo, diba? Then guys, I just want you to concise every time na may gagawin ka. Bilisan mo, isipin mo, ikaw na mag-adjust. Again, ikaw na mag-adjust. Yung mga bagay na alam mo kaya mo nang gawin, huwag mo nang itanong kay sa apply mo. O, alam mo yun. Kung ano man yung bagay na kaya mo nang gawin, tapusin mo na kaagad. Tapusin mo na. Para sasabihin mo na sa apply mo, apply, accomplish po. Hello. Wow, very good. Oh, next. Para level up ka kaagad. Tama, mali. Top 10 pins in golden. Hey guys, pagka-encode ang usapan, please, again, alaman nyo naman, walang mag-i-encode nang hindi nagpapaalam. Yes! At, gusto mo magpaalam. Kaya guys, listen, walang mag-i-encode nang nag-encode ka, saka magpapaalam. No, wrong mindset. Kailangan muna, hintayin mo na muna yung go signal ng app bago ka mag-encode. Kahit marami kang pay-ins, just wait for the go signal na pwede ka na mag-encode. Kasi tine-check muna namin kung sino yung mga nag-encode para maiwasan ang flash out. Hindi siya na-accomplish na ako. Ay, flash out! Parang ganda siya. Guys, parang ganda siya. Inutusan ka ng nanay mo na magwalis ka. Pero nagsain ka. Pagdating ng nanay mo, gaganita ka ba? Yes. Oo naman. Kasi bakit? Tama naman yung ginawa ko magwalis eh. Pero hindi ka nagsain. Tama. Pagdating niya, gutom na gutom siya, may dalada siyang ulam. Ito maghihintay pa talaga, sasabunutan ka talaga. No? What do I mean? Sabi ko nga, bago ka mag-encode, magpaalam ka muna. Just wait for us, the go signal, para bago ka mag-encode. Okay ba yun? Yes. One word is enough for a wise man. Tama. Ang taong makulit, knowledge lang meron dyan. Wisdom mo lang. Para si Blake and Dahlia. Ang dami na. Guys, may natutunan kayo? Yes! Guys, bear with me. Something different ang ini-insert ko every HLT. May mga bagay man na nauulit, pero nililimit ko na lang din. Pinapasadahan ko na lang. Pero, I just want you to realize na this is, ginagawa ko ito, hindi para sa akin. Kasi kung para sa sarili ko lang ang isipin ko, dapat di ko na ito ginagawa. Tama. Dapat. Nag-iimbeta lang ako. Mas iniintindi ko na lang yung mga bagong linya o mga bago ko invite. Hindi, this is my responsibility to our group. Oo, hindi ako palaging kasama mo pag nag-i-invite ka. Hindi ko naiiyang invite mo. Pero I have one day on 30 days na kasama kita na binibigay ko sa iyo lahat ng wisdom ko para matutunan mo siya. Yes. Skills, motivation, vision, nandito lahat eh. Wisdom,
value HMT. Tama. Value. This is what I value the training. Sana kopyahin mo siya. Para pala patrainin ka sa mga tao mo, hindi mo iisipin pa sa sarili mo eh. Ang iisipin mo kasi matulungan mo sila. Oo, ngayon, tinatawanan natin yung vision ko ng mga projects. Ang dami, no? Kung kaya lang mangyayari. Tama. Gagayain ko si Gray, Gray Enterprise. Si Miss, ano si Gray? Mrs. Gray. Mrs. Gray, tsaka si Mr. Gray. Yung sa ano? Saan yung tawag doon? 50 Shades of Gray or darker ba? Okay. Diba? Imagine mo, diba? Naglalaro sila. Ano yun, yung OD? Bilis-bilis. Isa lang yun sa mga sasakyan niya, may helicopter siya. May ano siya. Private jet. Diba? Mayaman. Ang sarap kaya maging mayaman. Di promise. Pagka naisip mo na yung mga ganyan na iniisip namin, isa na ibig sabihin magmamature ka na. At pag natutunan mo yung tinatawag na adjustment, marunong ka na mag-adjust sa lahat ng bagay. Hindi na umiinit ang ulo, marunong ka mag-adjust. Ibig sabihin, magmamature ka na. At mas pinagpupokusan mo ang malalaking proyekto kaysa sa mga walang kwentang bagay, ibig sabihin, magmamature ka na. Pag mas nag-give away ka na, nagiging selfless ka na, selfless at tumutulong ka na sa kapwa mo, isa na ibig sabihin, magmamature ka na. I'm not perfect. Pero ito yung gusto ko. This is my vision. Again, I have my purpose. Gusto kong umaba buhay ko kasi gusto kong makatulong sa mas maraming tao. Sana ganun ka rin. Yes. Kaya ang sabi ko ngayon, kung ito pa lang ang HLT, 26, I don't care. Dadami rin tayo. Again, dadami at dadami tayo. Mark my word. Ask, you will receive, seek, and you will find, knock, and door will be open. Diba? Anything na hinihingi mo, bibigay sa'yo, yun yung ano, Matthew chapter 7 verse 7. Tapos yung Mark 11, chapter 11 verse 24. Anything na hinihingi mo sa prayer mo, deserve, it will be yours. Deserve it, and then it will be yours. Ayun talaga. Tapos, tayo ka na magpasalamat. Basta lagi mo na isipin, tapos, gusto ko lang i-point bago ako matapos, sinitay natin yung speaker na lang. Pagka may project ka, may activity ka, tapusin mo agad. Para susunod, mag-go level up ka na. Just learn every activity project to get things done. Guess ma? Yes. So anyway, our HLT is end to this moment. Habang hinihintay natin yung speaker, so coffee break. Prepare, coffee break. CR. CR.